Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radyo 5, and 1PH. The Transportation Department says one terminal at the Manila South Harbor is now ready to be used as treatment facility for coronavirus patients. Gerard De La Peña joins us live from Mandaluyong for more details. Gerard, ano ang sinasabi ng transportation officials tungkol sa pasilidad na yan? Yes, all systems go na nga ang EVA Macapagal Super Terminal sa Pier 15 ng Manila South Harbor na kinonvert bilang isang COVID treatment facility. At ayon sa Department of Transportation, ay maaari na ito magamit ng mga pasyente ngayong Linggo. Mayroon itong 211 beds at nahati ito sa apat na bahagi kung saan ihihiwalay ang mga pasyente depende kung gaano kalala ang mga sintomas. Ang unang bahagi ay para sa mga may mild symptoms kaya hindi matataas ang dibisyon ng mga kama. Sa bandang gitna at dulo, color-coded ang mga cubicle. May IV stand at water repellent ang mga kurtina para sa mga pasyente mas malala ang sintomas. Ginawa itong COVID treatment center base sa mga suggestion dahil hindi naman daw nagagamit ang gusali. Ang Philippine Coast Guard ang mamahala sa nasabing pasilidad kasama ang mga doktor nito at ng Philippine Ports Authority. At kanina nga ay mismo si Transportation Secretary Arthur Tugade ang nag-inspeksyon sa pasilidad na ito. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Nung tinitignan namin yung kapaligiran, this is strategically located. You know why? Because 1 kilometer to 2 kilometers away here, nandiyan yung mga ospital. Kung sakasakaling may pangangailangan na mas serious at sana naman wala, madalang itakbo yun. Yes, ito ay sa ilalim sa disinfection ngayon ding araw na ito bago i-turn over sa Philippine Coast Guard. At ayon nga rin sa Philippine Coast Guard ay within the week ay pwede na ito magamit ng mga pasyente, ng mga may mild symptoms at iba pang mga pwedeng gumamit nito. At ayon din sa DOTR ay meron itong 100 million pesos na funding mula naman sa Lopez Group. Yes. Maraming salamat, Gerard De La Peña, reporting to us live from Mandaluyong. LGUs across the metro are gearing up for the possible influx of patients after the government launched mass testing for COVID-19. Talking to One News, the chiefs, Philippine Red Cross Chairman and CEO Senator Richard Gordon admits we're lagging behind when it comes to testing for COVID-19. But the good news is we're catching up. Hopefully we will have another 4 sets of machines using the automated RNA system, and we should be able to test 1,000 per machine. So we already have 4 machines running. In fact, we did 1,000 of the leftovers by RITM, and we were able to finish it. Tomorrow, we will probably have the permit from RITM for our second lab. So we now have 8,000. And if we do it right, we can have a possibility of about 8,000 tests a day. But I will bet on about 5,000 tests a day because we're just starting and the proficiency will get better and better. And when we do that, we can even go up to 12,000 tests a day because by Friday, we will have another laboratory with 4,000 tests a day capable. And therefore, I think we can bridge gaps. The Interagency Task Force as well as President Duterte are busy discussing whether or not the government should extend the enhanced community quarantine in Luzon and in other areas across the country. For Gordon, he sees no problem in lifting the lockdown as long as the virus has been contained. Pwede mag-perpetual lockdown. Pero kung di pa tayo sigurado na kontrolado na natin yan, huwag muna tayo magli-lift ng lockdown. Perhaps yung mga barangays that have no problems, I think they can be allowed to move around. They can make their money. I think you can pinpoint certain areas where our vendors can sell, provided they do distancing. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine in Luzon. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Jess De Los Santos. We are One News.